Nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa Philippine Statistics Authority at NEDA para matiyak na hindi mapag-iwanan ang mga mahirap na Pilipino sa panahon ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Si Joshua Garcia sa report. Rise and shine, Joshua. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DSWD na makipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas pa ang mga umiiral na programa ng ahensya upang masugpo ang kahirapan sa bansa. Sa sectoral briefing, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian kung papaano mapoprotektahan ang natatanggap na tulong ng mga benepisyaryo ng 4Ps kasabay ng downward trend ng inflation sa bansa. Ayon kay Gatchalian, ipinag-utos ng Pangulo na bumuo ng isang mekanismo katulad ng Community-Based Monitoring System o CBMS, katuwang ang NEDA at PSA upang matiyak na sapat at napapanahon ng tulong pinansyal para sa mga benepisyaryo. Sa ilalim ng RA 11315, mandato ng PSA na ipatupad ang CBMS sa pamamagitan ng pagkalap ng datos sa local level. Ito ang nagiging batayan sa pagtutok sa mga sambahayan alinsunod sa mga programa ng pamahalaan kontra kahirapan at pagpapaunlad ng ekonomiya. We were tasked to work with PSA and NEDA to find the best index to use to make sure na ang tulong pinansyal, whether the 4Ps grants or I guess all other social protection that we do, make sure namin na hindi siya napag-iiwanan kung nagkaroon ng spikes like inflation. Ayon pa kay Gatchalian, napag-usapan din ang programa laban sa child stunting na dapat tutukan ng first 1,000 days ng mga bata o mula sa sinapupunan hanggang sa 2 taong gulang. Tuloy naman ang paghahanap ng programa ng DSWD, katuwang ang Health Department. Sagot naman ni Gatchalian sa mungkahin ng Agriculture Department na bigas na lang ang ibigay sa 4Ps beneficiaries sa halip na cash assistance. We're not saying no. Studies are ongoing, pero taking into account the logistics na kailangan para hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Nilinaw din ng kalihim na wala pang nagagasta o nagagamit kahit isang sentimo sa pondo sa ayuda para sa kaposang kita program o AKAP dahil kasalukuyan pa rin nilang binubuo ang guidelines nito upang matiyak na lubos ito mapapakinabangan ng mga near poor o minimum wage earners. We will make sure that we use every single centavo of that to its most faithful fulfillment of its mandate, which is near poor or minimum wage earners anti-inflation mechanism. Inaasahan ng Pangulo na matugunan sa lalong madaling panahon ng DSWD, NEDA, PSA at DOH ang indexing financial assistance, child stunting o malnutrisyon sa bansa, pagprotekta sa 4Ps program, edukasyon, healthcare at iba pa. Gayun din para labanan ng intergenerational poverty o yung kahirapan na maaari manahin pa ng susunod na henerasyon. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.